Kaya marami ang mga namamatay ng mga tao dahil lang sa kanilang pagpapakasasa, sa kanilang pagkain at mga bisyo na nagiging dahilan ng kanilang maagang kamatayan. Kaya ang sa panawagan na magbigay kaluwag at ihal kasiyahan sa Diyos ay nagsasabi na kung kumakain man kayo, kung iinom man kayo, ano man ang inyong ginagawa, gawin sa ikasisiyahan ng Diyos. Kaya sapagkat ang ating katawan, tahanan, templo ng banal na Espiritu, kaya dapat ingatan po natin ito, mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan. Ano pang sabi ng panan ng kasulatan? Huwag mga ngalo niya. Pero nakalulungkot po sa ating kapanahonan ngayon. Grabe na at alamak na ang pagbaba ng moralidad ng mga tao. Ngayon, agad na ng lipuna at ang babae sa babae, lalaki sa lalaki na sasama. Mga kapatid. Save your miners po. Lagi lang po tayo humawa sa mga safety drills. Pagkasang depo sa Kung kayo ay nakakaramdam ng ganyang kalagayan, ay huwag po ninyong ikalungkot. Basta sundin lamang po ninyo kung anong tagubili ng Panginoon. Ang nais lamang ng Panginoon ay hindi dapat na gayahin natin at gawin natin ang umiiral sa ating mga sariling mga pagnanasa. Sapagkat ang nasusulat sa Biblia, ang lalaki para sa babae at ang babae para sa lalaki. Mayroon pong mga nakikinig sa akin, mayroon na pong nakakilala na mapakinggan ang pabalitang ito ay nagbago sapagkat ang Diyos ay may kakayang baguhin ang inyong puso at damit. Sapagkat nasusulat ang mga gumagawa ng mga ganitong mga kahanayan na hindi kanais-nais sa paningin ng ating Panginoon. Ang nais lamang po ng ating dakilang Diyos ay magbalik loob at magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi ang paglabag sa mga utos ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan, ng mga kapasahero sa mga oras na ito. Ano pang sabi? Huwag kayong magbibintang, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mag-iimpot. Kaya may papakita natin ang katunayan, katibayan na iniibig natin ang ating kapwa kung ating sinusunod ang mga utos at tagubilin ito ng ating dakilang Diyos. Kaya ang panawagan na matakot sa Diyos at magbigay kasayahan sa Kanya ay mag-aakay sa atin na maging masunurin sa mga utos ng Diyos. Yaman din lamang tayo ay nabubuhay sa uling kasaysayan na mundo ito. Hindi na po magtatagal ang ating pamumuhay dito sa lupang ito'y pansamantala lamang. Mga minamahal na mga kababayan at mga kaibigan. Hindi na isang gusto ng sino man ang mapahamak. Ano man ang makamtan naman natin ang mga kaibigan sa lupang ito. Anong kabulahan kung hindi naman po tayo mapapasama sa mga maliligtas pagdating ng araw? Kaya samantala may pagkakataon, tinatawagan ang lahat ng mga tao, pinapalalahan at pinapabalaan. Magsisi na sa lahat ng kasalanan. Ang pagsisisi ay pagtanggal sa sarili sa mga pagkakasalang ating nagawa at paggalungkot sa kasalanan at pagpapahayag ng mga kasalanan at pagtalikod sa kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan. Mahal na mahal po na tayo ng ating Panginoon. Hindi po niya nais ng sino man ay mapahamak pagdating ng araw. Ang nais ng ating Panginoon ang lahat ay magbalik-loob sa Diyos. Magsisi na sa lahat ng kasalanan. Pag-aralan na po natin ang nakapalaman dito sa banal na kasulatan. Kung ano ang dapat natin mga gawin upang tayo maligtas. Kung wala po kayo mga Biblia, ay magbasa na po kayo o humilit na kayo at basahin sa pamagitan na mapanalangin ng pagbabasa. Sapagkat anong kabuluhan na inyong makamtan ang mga bagay dito sa lupang ito kung hindi naman po kayo handa kapag tumating na ang nakakatakot at pinakilabot ng kawakasan na mga ito. Sapagkat nasusunod, darating ang araw ng Panginoon gaya ng pagdating na magnanakaw na kung ang saan ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang kasabay na malaking hulog. Ang mga bagay sa langit ay matutunog sa matinding init at ang lupa at ang gawang natin sa lupa ay bawang nasusunod. Kaya anong kabuluhan na makamtan natin ang mga bagay dito sa lupang ito, magkaroon tayo ng magandang trabaho, magkaroon tayong pera sa bangko, magkaroon tayong lupang bahay at mga sasakyan kung hindi naman tayo mapapabilang sa maliligtas pagdating ng araw ng kawakasan ng mundo ito. Mga kapatid, mga kababayan, namanig ang ating Panginoon sa pamamagitan ng salitang ito na tayo tinatawagan na magbalik-loob na sa Diyos, magsisi na sa lahat ng kasalanan. Kung paano pa para noon inuwi, paano pa panahon na ng Sodoma at Gomora na ginunaw ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng baha na mga tao'y tinawagan, pinalalahanan, magbalik-loob sa Diyos. Subalit karamihan sa mga tao'y tumanggi sa panawagan.